Hello mga bossing, welcome uli sa ating channel. Ito na naman si Kuya para magbahagi ng panibago na namang kaalaman. Ang pag-aaralan po natin sa videong ito this time ay ang tungkol dito sa Civil Engineering Knowledge Part 2. So bibigyan po natin ng Part 2 yung una po nating diniscuss tungkol sa Civil Engineering Basic Knowledge. So ito pong topic natin dito, hindi na po basic ang ituturo ko sa inyo. Mga materialis po ito tungkol sa construction. Tatalakayin po natin yung iba't ibang klaseng materialis, no, na makikita natin sa paggawa ng mga bahay, ng mga gusali. Kaya napaka-importante po nitong video nating ito. Sana po panoorin nyo magmula sa umpisa hanggang sa dulo. Marami po kayong matututunan sa video nating ito. Ang una nating tatalakayin mga boss, no, tungkol sa materialis, itong napaka-importanting materialis na ito, no, sa construction, itong simento o yung cement, no. Bali yung simento mga bossing, no, bali tumitimbang yan, no, karaniwan na 40 kilograms at saka 50 kilograms, no. Meron ding mga maliliit na sako ng simento na mas mababa pa sa 40 kilograms, no. Bali dito sa atin, ang pinakamadalas gamitin ay yung 40 kilograms na simento. No? Merong iba't ibang klase ng simento dito sa Pilipinas, no? Or maski sa buong mundo na makikita natin na bali meron tayong tinatawag na ordinary Portland cement, no? Yan yung pinakakaraniwang simento na ginagamit sa construction, no? Meron din tayong Portland na pozzolan cement. Meron din tayong mabilis sa mag-harden na simento, yung rapid hardening cement, no? Yung pangtubig na mga simento, no? Hydrophobic cement at marami pang iba. Ayan po yung simento, no? Bali sa konkreto, bali ganito po siya. 0.4 to 0.6 ang ratio niya, no? Bali ibig sabihin po niya, no, sa bawat 1 kilo ng simento, no? Maaring maglagay tayo ng tubig na 0.4 hanggang 0.6 liter ng tubig sa simento. Kasi po, yung 1 litrong tubig, tumitimbang po yan ng 1 kilo. Ayan po, no? Pag merong 1 kilong simento sa konkreto, gagamit tayo ng 0.4 hanggang 0.6 liter ng tubig. Ang susunod na materialis po na tatalakayin natin, no, yung pinakamadalas din nating gamitin, yung tinatawag na CHB o yung concrete hollow block, no. Yung size po, no, ng concrete hollow block, no. Meron tayong ang haba po niya na karaniwan, no, bali 16 inches or 0.4 meters, no. Yung taas po niyan 8 inches or 0.2 meters, no. Bali yung lapad po, yung kapal po pala, bali ang kapal po niya na bali meron po tayong karaniwan na 4 inches, 5 inches, 6 inches. Bihira man pong magamit ay yung 8 inches. Ayan po, no? Bali yan pong hollow block na yan or concrete hollow block na yan per square meter po, no? Pag nag-estimate po tayo, bali meron po tayong magagamit na 12.5 pieces na hollow block per square meter. Ayan po, no? 12.5 piraso bawat metro kwadrado po pala yung bilang ng CHB na yan, no? Bago po pala tayo pumunta sa susunod na topic, no, sana po pakipindot lang po pala yung like sa mga hindi pa po nagsasubscribe, no, sa channel natin. Pakipindot lang yung subscribe, no, notification bell. Kung may time po kayo, pakishare yung video. Ang Mix ni Kuya YouTube channel po, merong playlist videos yan. Ito po yung mga yon. Isa-shoutout ko muna po pala, no, si Jelic DIY Crafts, no. Napakaganda po ng channel na yan. Sana po panoorin niyo yung mga video niya tungkol din po sa construction niya. Maraming salamat po. Ang susunod po nating tatalakayin materialis sa construction ay yung buhangin, no. Sa buhangin naman po, meron tayong tinatawag na river sand, no. Yan pong standard na ginagamit na buhangin yan sa construction, no. Yung pil sand, pantambak po yan. Manufactured sand, yung pong minanufacture na buhangin, no? Yun po yung pinakamagandang buhangan na dapat nating gamitin.
Meron din pong ibang buhangin gaya ng gypsum sand, silica sand, yung sea sand at saka yung desert sand. Huwag po natin gamitin sa construction. May mga chemical po yan, no? May mga iba pong klaseng chemical yan na nakakasira po sa bakal, no? Meron po akong isang video tungkol sa buhangin. Sana po panoorin nyo yung video na yon. Detalyado pong diniscuss ko sa video yon tungkol sa buhangin. Ang susunod po, tungkol sa materialis, no? Alamin po natin yung density ng materialis ng pinakamadalas gamitin, no? Sa construction, kagaya po ng reinforced concrete, yung konkreto, no? Na merong bakal na, no? Bali, 2,500 kilograms po pala yan per cubic meter. Yung pong plain concrete, yung wala pa pong reinforcement o wala pang bakal, 2,400 kilograms per cubic meter, no? Bali, yung pong reinforced concrete, 2,500 kilograms per cubic meter po yan, no? Samantalang yun naman pong bakal natin, no? Yung bigat niya, bawat kubiko, bali, 7,850 kilograms per cubic meter po yan. Yung density naman po ng tubig, no? Yung bigat niya, bawat kubiko, no? Bali, 1,000 kilograms po per cubic meter, no? Bali, sa bawat isang litro, bali, isang kilo po yon, no? Yung tubig natin. Or 1,000 kilograms bawat kubiko. Bali, metro ko kubiko, no? Cubic meter. Ayan po yung mga density ng materialis natin na pinakamadalas gamitin sa construction. Tungkol naman po dito sa pangporma ng slab, no? Bali, yung pong plywood, no? Yan po yung madalas gamitin din sa pagporma ng slab natin, no? Or yung suspended slab natin, no? Phenolic board, no? At saka yung steel deck. By the way, meron po akong mga video, no? Tungkol sa forma po sa slab ng bali building natin, no? Yung pong tatlong ito, diniscuss ko po sa video yon. Detalyado po, sana panoorin nyo yung video yon. Ayan po yung tungkol sa forma ng slab. Pero sa ngayon mga boss, no, ang sumisikat na gamit sa forma ng slab, itong tinatawag na steel deck. Kasi itong steel deck na ito, pwede na rin gawing kisame, no? Yan po. Bakal po yan, no? Bali, parang GI sheet po yan, no? Kaya lang, mas makapal po yan. Ang susunod na pag-uusapan po natin tungkol sa construction materials, ito pong alambre, no? Itong alambre po, yung GI wire, no? Bali, gumagamit po tayo ng number 16 na GI wire, no? Yung putol po niya na 0.4 meters at saka 0.3 meters, no? Bali, meron po akong isang video, no? Per square meter, mako-compute po natin kung ilang kilograms ng GI wire, no? Ang magagamit natin. Sana po panoorin nyo yung video yon. Basta dito sa GI wire o sa alambre natin, number 16 GI wire po yung standard, no? Na ginagamit natin. Pero karaniwan pong puto lang ginagamit natin dyan, 1 foot po, yung 0.3 meters. Ang susunod na kaalaman po na malalaman natin sa video ito, tungkol dito sa reinforcing bars natin, yung mga dulo, no? Yung kulay sa dulo ng mga bakal natin, no? Bali, at saka yung haba ng bakal natin, yung commercial length, meron tayong 6 meters, 7.5 meters, 9 meters, 10.5, 12 meters, 13.5. At saka yung mga kulay sa dulo, no, meron tayong puti, dilaw, green, pula, no? Pag pula raw po, bali, weldable po yan, no? Pagka hindi naman pula, hindi po allowed welding in. Ayan po. No, meron po akong isang video nito, no, tungkol sa dulo ng bakal, no, yung kulay. Sana po panoorin nyo yung video yun. Detalyado ko pong diniscuss sa video yun. Yung kung ano po yung mga kulay na yan, ano po yung strength ng bakal na yan. Na bali, detalyado po doon, no? Step by step ko pong diniscuss.
Ang susunod mga boss, no, etong bali roofing sheets type, no, yung iba't ibang klase ng yero, no. Yung corrugated GI sheet, no, yung karaniwang ginagamit natin sa na yero sa probinsya, no. Meron din tayong rib type, meron tayong tile span, asphalt shingle. Meron po ako mga video niyan. Detalyado ko pong diniscuss sa video niyon kung paano po i-estimate, ano po yung mga size. Bali sana po panoorin niyo, no, yung mga video na yon. Okay, ayun lang boss, no, yung mga topic natin sa materials. Bali kung nagustuhan niyo po yung video natin ito, sana po pakipindot lang yung like, subscribe, tsaka notification bell. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.